Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa pagpasok pa lamang ng bagong taon ay nagpakita na ang North Korea ng pangil nito laban sa South Korea at sa mga bansang nais silang kalabanin. Maraming mga military threat o pagbabanta ang ginawa ng Amerika sa mga nakalipas na taon, kaya naman mas pinaikting nila ang pagpapalakas ng kanilang pwersang militar upang maging handa sa kahit anong oras. Ang digmaan umano sa Korean Peninsula ay maaaring magsimula anumang oras dahil sa pangingialam ng ibang mga bansa sa layunin ng North Korea. Dahil sa tila pagkadismaya ng North Korea sa mga naging aksyon ng ibang mga bansa, lalo na ng Estados Unidos, tila nagparamdam din sila sa pamamagitan ng pagpapaulan ng mga artillery malapit sa South Korea noong Enero. Nasa 200 mga bomba ang kanilang pinasabog sa pinagtatalunang border sa pagitan nila at ng South Korea. Ito umuno'y parte ng isang drill ng North Korea, subalit mahahalata na ito ay tila pagganti sa ginawa namang drill din ng South Korea kasama ang Estados Unidos at Japan. Ang aksyon na ito ng North Korea ay malaking provocation na naman sa Korean Peninsula upang pagsimulan ito ng kaguluhan at tuloy ang pagkawasak ng relasyon ng South at North Korea. Kilalang bansang North Korea na mahigpit na kaalyado ng bansang China. Malaki ang tulong ng China kay Kim Jong-un, lalo pat dahil sa China kaya maganda ngayon ang ekonomiya ng North Korea. Nagbabala din noon ang North Korea na handa nilang tulungan ng China kung sakaling magkaroon ng kaguluhan sa pagitan nila at ng bansang Taiwan. Sa katunayan, noong nakaraang buwan lamang ay nagkaroon ng pagpupulong ng North Korea at China na may layunin na mas patibayin pa ang kanilang bilateral relations. Kasunod nito ang pagpapalawak ng North Korea ng kanilang diplomatikong pakipag-ugnayan sa ibang bansa matapos ang COVID-19 lockdown. Nakipagpulong si Kim Song-nam ng North Korea, isang kahaliling miyembro ng Political Bureau at direktor ng International Department ng Central Committee sa namumuno sa katawan ng Chinese Communist Party na si Liu Jianchao. Tulad ng China, ang North Korea ay may nais ding patunayan at kayang gawin ng lahat, mapanindigan lamang nila ito. Ang North Korea, na kanilang isang nuclear-powered na bansa, ay tila hindi natatakot sa maaari nilang sapitin kung ipagpapatuloy nila ang kanilang mga gawain na nagdudulot ng takot sa mga residente ng South Korea. Ang North Korea ay isa sa mga pinakanagsasariling bansa sa buong mundo, kaya naman hindi basta-basta nakakapasok dito ang sino man ng walang kaukulang permiso at paanyaya mula sa presidente nito. Subalit sa mga nakalipas na taon, naging aktibo ang bansang ito sa mga kaganapan sa mundo, lalo na sa mga bansang nasa Afrika. Ang pinakaunang pangulo ng North Korea na si Kim II Sung ay isang anti-imperialist. Sinanay niya ang mga revolusyonaryo at mga gerilya noon. Napaganda niya ang relasyon ng kanyang bansa tulad na lamang sa Angola at Uganda mula pa noong dekada 70. Ang mga bansang ito ay may solidong ugnayan at relasyon sa North mula pa noong mga taong iyon, at gaya ng mga tunay na magkakaibigan ay nariyan ng give and take relationship. Mula sa military corporation at bentahan ng mga armas hanggang sa mga dambuhalang proyektong infrastruktura. Kahit kanino mo man ata itanong, sa tuwing nababanggit ang bansang North Korea, walang ibang pumapasok sa isip ng marami kundi ang mga salitang mahigpit, walang kalayaan at nakakatakot. Kakibat naman ito ay ang pangalan ni Kim Jong-un na kanilang presidente, na siya pang mas lalong sumisindak sa mga tao ng North Korea dahil sa patakaran itong napakahigpit at walang lusot. Ang lagi nitong nakasimangot na mukha at tila nanlilisik ng mga mata ang mas lalo pang kinatatakutan ng kanyang mga mamamayan at ng ibang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Subalit may mga lumabas na mga balita na ang tigasin, mabagsik at nakakatakot na image ni Kim Jong-un ay malapit nang mapalitan ng panghihina at pagkakasakit. Ang pangulo kasi ng North Korea ay kasalukuyang naghahanap ng mga gamot sa ibang mga bansa dahil sa iniinda nitong sakit bunga ng kanyang matabang pangangatawan. Pero sa mga hindi nakakaalam, minsan na din naman nating nakita si Kim Jong-un na payat at fit. Ito'y mula nang sabihan din siya ng kanyang doktor na kailangan itong maghinay-hinay sa mga kinakain at iniinom dahil malaki ang epekto ng pagtaas ng kanyang timbang sa kanyang kalusugan.
Subalit ilang buwan lamang ang lumipas, muli na namang lumobo ang pangulo ng North Korea at sa pagkakataong ito, tila ang kanyang mga sakit ay mas lalo pang lumala. Sa mga lumabas na balita, sinasabing si Kim Jong-un ay mas tumaba pa kumpara sa katabaan nito noong mga nagdaang taon. Dahil dito, kasalukuyang ngayong naghahanap ang kanyang mga deputy ng mga gamot sa ibang mga bansa upang lunasan ang malala ng diabetes at alta presyon ng kanilang mahal na pangulo. Ayon pa sa kanyang mga tagapagsalita, sa ngayon ay nakakaranas ang pangulo ng sakit na hindi na umano kayang lunasan ng mga bagong gamot sa merkado. Dito, tayo'y tumuktan kasun 기존의 약으로만 다스리기 어려운 상황도 일부 있지 않겠느냐 하는 추정이 있었습니다. 즉 기존 약제가 아닌 다른 약제도 찾고 있는 동향이 포착되었다라고 하는 것입니다. 시 김 정운 나 40 taong gulang na tumitimbang ng 308 pounds at kasalukuyang nasa pinakamabigat ng timbang sa tanang buhay nito. Dahil dito'y nakitaan siya ng ilang komplikasyon sa kanyang puso at ang mas malalapang diabetes at alta presyon nito na iniinda na pala niya mula pa noong siya ay nasa 30 taong gulang pa lamang. Malaking factor din ng mga komplikasyon ng mga sakit ni Kim Jong-un ay dahil sa labis nitong pag-inom ng alak at paninigarilyo. Isa pa sa mga nagpapalala sa kondisyon ng pangulo ay ang labis na pagka-stress nito at sa dami ng kanyang mga iniisip. Ito'y ayon mismo sa kanyang mga tagapagsalita. Kung ang kondisyon na ito ng pangulo ay hindi mahanapan ng tamang lunas, maaaring mas lumala pa umano ang kanyang sakit na maaaring namana din niya sa kanyang mga ninuno. Ang ama kasi at lolo ni Kim Jong-un ay parehong may cardiovascular disease na naging sanhi din ng kanilang pagkamatay. Sa ngayon ay naghahanap sila ng mga alternative medicinal substances dahil mahabang panahon ang gugugulin upang gamutin ang iniindang sakit ni Kim Jong-un. Ayon sa National Intelligence Service, si Kim Jong-un ay nasa 5 feet 7 inches ang taas, ay nakaya namang makapagbawas ng timbang 4 taon na ang nakakalipas. Subalit ang pagpayat noon ni Kim Jong-un ay inakala ng marami na meron din itong sakit. Pero ang totoo, gineta ni Kim Jong-un ang kanyang sarili at sinubukan niyang maging fit and healthy na nagresulta naman talaga ng maganda. Subalit habang lumilipas ang mga taon, bunga ng stress at labis na pag-iisip, dumoble ang pagkonsumo ni Kim Jong-un ng alak at hindi na din ito mapigilan ng sarili sa labis na paninigarilyo. Sa ngayon ay malaking issue ang kalusugan ni Kim Jong-un para sa mga taga North Korea. Ito ay dahil na din sa wala pa rin siyang napipiling pumalit sa kanya kung sakaling mangyari na ang kinatatakutan ng lahat. Ngayon pa't kailangan ng North Korea ng mahusay na leader dahil sa tila lumalalang pagbabanta ng bansang Estados Unidos katulong ang South Korea na mortal nitong kalaban. Hindi pa man formal na inihahayag ng Pangulo ng North Korea, marami na ang mga spekulasyon na ang kanyang dalagitang anak na si Kim Ju-ae ang papalit sa kanya. Kaya din siguro mas dumarami ang mga larawan ni Kim Jong-un kasama ang kanyang anak sa mga pinupuntahan nitong pagtitipon sa loob ng kanilang bansa. Marahil ay kahit paano ay sinasanay na niya ito upang may pumalit sa kanya kung sakali mang mangyari na ang hindi inaasahan. Tinatayang nasa 10 hanggang 11 taong gulang ang anak na ito ni Kim Jong-un na unang nakita ang kanyang larawan kasama ang kanyang ama nang magkaroon ng Intercontinental Ballistic Missile Test sa kanilang bansa at nang magdaos sila ng parada ng kanilang hukbong sandatahang lakas. 북한은 김주애를 현 시점에 유력한 후계자로 암시하며 후계자 수업을 진행 중인 가운데 어린 김주애에 대한 주민 반응을 의식해서 선전 수위 및 대외 노출 빈도를 조정하면서도 비공개 활동을 병행해서 안배하고 있다고 합니다. Subalit bukod sa kanyang anak na dalagita, isa pa sa nakikitang maaaring pumulit kay Kim Jong-un ay ang kapatid nito na si Kim Yo-jong. Naging matunog din ang pangalan ni Kim Yo-jong sa North Korea mula pa noong taong 2011. Siya ay naging head ng Propaganda and Agitation Department ng Pyongyang at nakilalang hindi natatakot na magbitaw ng mga maanghang na salita laban sa South Korea. Pero kung sino man sa mga ito ang susunod na maging presidente ng bansang North Korea ay mananatili pa rin ang trademark ng bansang ito na isa sa mga pinakanagsasariling bansa sa buong mundo. Wala pa ring opisyal na pahayag sa totoong kalagayan ng Pangulo ng North Korea na si Kim Jong-un. Hindi pa din nakakahanap ang mga doktor nito ng lunas mula sa ibang mga bansa. Mula din ang pumutok ang balita tungkol sa sakit ng Pangulo. Hindi na din ito gaanong nakikita sa mga media at tila umiiwas ito sa publiko. Gayunpaman, nawa ay nasa mabuting kalagayan ng Pangulo at gumaling na siya sa lalong madaling panahon sa kung anumang sakit o karamdaman ng kanyang pinagdadaanan ngayon.